na mga vloggers dito sa Pasig City. Siyempre, ang vlog ng Pasig, iNews, PFF TV, Pasig News Update, ang Bravo News. Wala ba akong nakalibutan, lahat pa po ng ibang mga vloggers dito sa Pasig, magandang araw po sa inyo lahat. At maraming salamat po at kinover nyo po itong isang napaka-importating araw po. Hindi lang po sa aking pamilya, pati na lang po sa aking mga kasamahan sa giting ng Pasig. Kamusta po yung ating naging proseso muna ng filing ng ating COC? Yes, it's very smooth, no? At I've learned na ako po ang kauna-unahan pala na aplikante, no? Na para sa 2025 elections dito sa Pasig City. Wala po palang nag-file, no? So, sabi nga, no? Kami po ay naghanda, no, dito. Dahil lagi naman kami handa maglingkod simula pa po noong 2022 na kami po ay napagbigyan po, no, para makapaglingkod po sa taong bayan ng Pasig. Sa 3 years po na nagbibihan po kayo, ano pa po ba kaya yung pwedeng gawin ng isang konsivolta sa mga darating na panahon? Yes, definitely as a majority floor leader po, no, bilang pinagkatiwalaan po ng aking mga kasamaan na maging leader nila, marami pa po kami kailangan gawin. Marami pa po kailangan ipagpatuloy. Na marami pa po mga ordinansa, nandiyan pa po yung katulad ng kahapon na bagamat hindi ko po umiti, pero nakausap po namin ng mga PWD dahil ngayon po ang aking initial po, ang aking party list. So kailangan po maayos po namin ang PWD code, maayos din po namin uli ang traffic code. Alam niyo po, pinag-usapan po yung code, no, ng kailangan po pag-aralan mabuti para sigurado po mag-isa. At yan po yung mga kailangan pa po namin itutukan bago po matapos yung aming termino ngayon. Pero marami pa po mga kailangan po, pangangailangan po ang mga Pasigueño. At sabi ka po, may nasimula na po kami at hindi naman po dagli-daglian yan na isasakatuparan ng lahat. No? Kailangan po talaga ay huwag binamadali ang lahat dahil baka mamaya ay may kulang pa. At ang makakawawa naman dito yung tao pa yun. So sinisigurado lang po namin na lahat po ay naayon po sa batas. Number one po, kailangan po talaga naayon sa batas. At para po ito mas maging epektibo at mas ang makikinabang po yung tao pa. Sir, pansin po namin nung kahapon po yung nag-file. Bakit po ngayon po nag-file ang ilang po ah, actually, wala naman. No, no, napag-usapan lang talaga na ngayon lang tong araw na to. At kung makikita nyo po, wala pong masyadong, hindi na po, sorry for the word, no, wala pong masyadong drama, wala pong masyadong fanfare. Kasi ang tingin po namin dito, isa pong seryosong usapin, no, ang aming pagpa-file. Kaya kami po, kasama lang po ang aking pamilya, ang aking may bahay. Ngayon po, dandito rin po ang aming mga staff din po. Nagkataon rin po, syempre, alam niyo naman po, nakaibigan ko po talaga itong aking mga kasamahang presidente ng iba't ibang todo at nandito po sila para sumuporta. So wala talaga, ito lang po. At ang gusto lang po namin talaga simple. Dahil para po malaman ng taong bayan na kahit po sa simpleng pamamaraan ay simpleng pamamahala ay malaki po ang mayaambag na kahit sino man kung gusto po maglingkuran. Sino po yung mga magpapayin ngayon na tinanggit? Siya, siyempre, yung mga kasama namin na dati, no, si Kiko, Consel Kiko Rusia, Consel Eric Gonzalez, Consel Simon Tanto, Consel Pao Santiago, at siyempre, ang dati rin po namin kasama sa giting ng Pasig, si Coach Paul Sinoco. Marami po ang posibleng nasiyahan sa nagawa ng sanggunian. Pero ano po yung mensahe niyo doon naman po sa mga hindi na satisfied? Alam niyo po kasi marami po talagang mga bagay, no, na sinasabi ko nga, dapat po masanay na tayo sa pamahalaan na hindi po oo lang at oo at pangako na ng pangako na hindi naman magagawa. Ako po nakilala po ako talaga pag oo, oo, pag hindi, hindi. Diretso po ako, no? Nagsasabi sa taong bayan, bagamat maaaring meron pong magtampo, pero yan po ang hindi ko po gagawin sa taong bayan na sila po ay paasahin at lokohin sa mga bagay na alam naman natin na meron pong hangganan ang ating batas. Meron po sa, kami po ay iniluklok para po gumawa ng mga batas, mga ordinansa, mga batas pang lokal at kailangan po kami tumalima doon. No? At kaya po sa mga tao po na alam naman natin na meron po silang gusto na alam naman na rin nila, no, talaga hindi naman po maaari dahil po, diba? For example po, shortcut po sa mga permits. Magkukuha po ng shortcut po. Pero alam nyo po na kami naman, pag nakita namin, kumplituhin nyo lang po, napakadali lang po pala ng proseso. No? Maging sa mga tricycle drivers, natin dito po doon, no, inabutan ko po, ay nahihirapan sila sa pagkuha ng permit nga po, no? Dahil magpapabalik-balik, pero napagaan po namin ang proseso, sila po ang makakapagsabi. Dati rin po, kapag nahuhuli
ang mga adagaka, wala naman talagang po perfectong driver. Kapag po nagkayroon ng violation, sabi ng ordinansa, pwede bigyan ng 20% discount. Pero nung happy ako, nagulat ako, kailangan pa po ng pirma ng konsihal. Pero na naging konsihal po ako, tinanggal po natin. Nagtataka nga sila, sabi nila, okay na ka naging konsihal, tsaka mo tinanggal yan, yung kapangyarihan muna magbigay ng discount. Pero ang sabi ng batas, at sabi ng ano, dapat po ibigay ito ng mas madali. Pinasa ko po yung ordinansa. Simula po noong January, wala na pong kailangan na pirma ng kahit sino pong konsihal. Kapag ikaw po ay Pasigueño, ang address mo ay Pasig, automatic po, discounted ang lahat ng Pasigueño. Pwede naman po palang gawin. So kahit sa maliit na pamaraan sa transportasyon na pakita po natin, pwede palang tanggalin ang politika. So again, nandito yung mga kasama natin, mga bicycle driver. Meron po tayong isang malaking hamon, no, na inaharap at sana yung maipasa na natin. Ay baka sa kauna-unahan po sa buong Pilipinas, ililibre na po natin ang prangkisa sa mga tricycle driver. Bakit po? Ang sabi ng local government code, kaya ibinigay ang kapangyarihan magregula ng lokal na transportasyon sa aming sa lokal na pamahalaan dahil maibigay sa pinakamahihirap. At pag sinabi mo pinakamahihirap, yun yung halos walang pambayan. Kaya minsan, napipilitan yung iba. Hindi naman lahat, no? Mga ilan nila lang, naniningil ng sobra. Hindi sumusunod sa batas ng trapiko dahil gustong maghapit. Pero dito, mailibre natin sila. Malaking tulong po yun. No? At mapapakita talaga natin through the truest, no, yung essence ng batas na kung bakit kailangan ibigay sila ko ng pamahalaan. Tulungan natin ang mga driver, bigay natin ng libre. At I'm sure, susunod po sila, tatalima sila, wala na po yung maniningil ng sobra. Ginagawa po natin ito, hindi lang para sa driver, pero para po sa lahat ng mga amanin natin. Alam niyo po, marami po akong mga ordinansa na naipasa. At tulad niyan, yung SSS nga po, di ba, ngayon sa mga empleyado natin na wala pa kong GSIS, mga JO, may SSS na rin po sila. Ngayon po, kita sa ibang tanto ko, ginagawa na rin po namin lahat po ng mga barangay employees, magawa na rin po. Ang mga driver din po, meron na po silang SSS, meron na rin silang PhilHealth, libre rin po, galing po sa gobyerno. Ngayon po, dahil nasa peace and order din po ako, ngayon po, ang gagawin po natin, sa ano ni Mayor Vico, dati, sabi ng local government code, benting tanod lang ang pwedeng mabigyan ng allowance. Ngayon po, dadagdagin na natin, dodoblihin. Pwede naman po pala. Basta ang isipin lang po natin sa kapakanan ng mga kapatid. Diba? Masaya, Mr. Chairman, meron po tayong mga kondisyon. Ano po masasabi natin sa ibang mga kandidato po? Alam niyo, ang dalangin lang po namin, at totoo po ito, no? Sana po ang maging eleksyon ay hindi po tungkol sa personal attack. Hindi po maangkla sa mga fake news. Dapat po makaangkla tayo sa totoo. Kung ano ang katotohanan ngayong eleksyon na ito. Wala pong perfectong gobyerno, no? Pero ang meron pong isang nakakasigurado ko, meron pong isang makatotohanang paggugobyerno. At yun po ay ibigay kung ano po yung nararapat na nang naaayon sa batas. At sana po dito manaig po kung ano po ang nakasulat sa batas, no? Dahil para saan pa naman po yung pagtakbo namin kung kami po mismo ang lalabag sa batas. So kailangan po, yun lang ang aking hiling, ipakita lang na lang po namin ang aming kalaman, kung ano po yung kaya namin ibahagi pa sa mamamayang Pasigueño. Sinabi ko po ito yung birthday ko, naalala ko parang ang iNews ang nagano sa akin, no? Nag-interview. Sabi ko talaga po, sana, no, katukin ng Diyos ang puso ng lahat. Bakit pa kami nagtutunggali? Hindi naman talaga kami magkakalaban, eh. Nagkataon, lahat kami gustong sabay-sabay na magserbisyo. Nagkataon may limitasyon na hanggang anim lang ang pwedeng maging konsehal. Isa lang maging mayor, isa lang ang vice mayor, isa lang ang congressman. Eh, alam niyo po, hindi po dapat mag-away-away. Kung ang totoo po ay gusto nating magsilbi, wala po dapat siraan. Dahil kung ako po ay sisiraan din ng aking mga tunggali, ako po ay Pasigueño rin. At sigurado ko po, ako po ay Butante rin. Tulad po na lahat, masasaktan po kapag ngayon wala pong katotohanan natin. So again, sa mga makakatunggali namin, please, isipin po natin ito. Ito ay isang araw lang talaga po. No? Ako ay lumawak na sa halalan dati. Natalo na ako sa eleksyon sa pambarangay. Pero pagkatapos, nagpatuloy lang ako bilang bolta. Awa ng Diyos, nilagay pa po ako dito. Maniwala po kayo, lagi ako pinagbibintangan. Ako raw yung kung ano nung mga dati, di ba? Yung mga fake accounts, ako pinagbibintangan. Hanggang nung huli, ako na yung ano. Ako na yung binash nung pinagbibintangan account. Sabi ko nga sa kanila, yan, nakita nila lang kung totoo. Ako po, again po, ako po si Volta de los Santos,
Never po akong gagawa ng fake accounts, ng dummy accounts, kasi po ako naniniwala ako sa katotohanan. At kung ano po ang sasabihin ko, bilang si Volta po yon at hindi po dummy accounts. Baka kasigurado po kayo, mananatili pong totoo ang inyong accounts si Volta. Salamat, Consi! Salamat, Miss G!